Ang pagsisinungaling ba ay pwede bang maging tama? Yung iba ay nakakabuti rin. Merong nagsinungaling kasi gusto niya kumita ng pera. Gusto niyang mabuhay yung kanyang pamilya. Parang tama, di ba? Kung nagsisinungaling po kayo para sa ikabubuhay lang po ninyo, para sa ikakain lang po ninyo, eh tigilan niyo na po yan. Hello po mga kapambihira, good morning at welcome back po sa ating channel, Brother Jose. At for today's video po, mga kapambihira, ngayon po ay na-realize ko na we need to stop on the issue na atin pong kinakaharap. Kasi po mga kapambihira, I realize sa aking sarili na ito po ay walang kahulugan, walang kabuluhan. At ang kawawa lang po dito is yung mga audience na nauuto ng mga mapagsamantala na mga content creator. So ngayon po mga kapambihira, bilang isang responsible na content creator, akin pong naisip at na-realize sa aking sarili na mas mahalagang pagpukusan yung mga bagay na totoong mas mahalaga para sa atin pong buhay. Kasi po kayo po mga nanonood mga kapambihira, bilang isang supporters ni Brother Jose, ay gusto ko po ay makapulot kayo ng isang mabuting bagay, makapulot kayo, matuto kayo ng mga bagay na dapat nating mapakinabangan dito sa buhay-buhay natin mga kapambira. Gusto ko po na yung aking channel ay mas maging makabuluhan sa mundong ibabaw, mas maging makabuluhan sa kapwa natin compare sa mga, kung mapapansin po ninyo, nagla-livestream tayo before. Opo, at puro issue po yung ating kinakaharap. At inap na po yun, nasagot ko na po yun lahat. Salamat po sa lahat na naniniwala sa atin. Salamat po sa lahat na nagtitiwala. At alam ko po na nandyan lang po kayo nagsusubaybay sa atin mga kapambira. Sa hali po na ang pag-usapan natin ay mga issues patungkol sa mga walang kwentang tao na nanggagamit, nanghahamak, mga balasubas na tao nang yuyurak ng pagkatao, sa mga taong mapagmata, mata pobre, at kung ano-ano pa, lahat na kinuha na. So ngayon po ang naisip ko po at na-realize ko sa aking sarili, mas makabuluhan na ang inyong napapanood bilang isang supporters ni Brother Jose ay kapupulutan ninyo ng aral sa buhay. Opo, tatayuan ko na po yung pangalan ko na Brother Jose. Total po ay Brother Jose po ang tawag niyo sa akin. Tatayuan ko na po yun mga kapambira. Magtatopic po tayo ng everyday sa buhay natin. Patungkol sa buhay-buhay natin. Opo, yung mga bagay na dapat nating malaman, mga bagay na makabuluhan, may halaga, at totoong kapaki-pakinabang sa atin. Opo, hindi lang yung may entertain tayo at hindi lang yung makaka-catch up yung ating emotion, kundi talagang totoong kailangan nating marinig at totoo sa buhay natin mga kapambihira. So tara na mga kapambihira, simulan na po natin. Pag-uusapan po natin ngayon kung gaano kasama ang isang sinungaling o pagsisinungaling. Opo, gaano kasama ang isang sinungaling. Yun po, pag-usapan po natin yung mga kapambira kasi importante po yun. Sometimes napo-fall tayo doon at maaring meron tayong kilalang ganun sa sarili rin natin, maaring na-fall tayo sa ganun. At pag-aralan po natin yung bagay na yan, gaano ba ka-sincero yung bagay na yan, gaano ka-critical yung bagay na yan. Ito po ang atin pong pagbabasihan, walang iba po kundi ang Word of God na atin pong nirerespeto at pinapaniwalaan bilang isang Kristiyano. Sa mga nakikinig po, Kristiyano man kayo o hindi man, ito po ay salita ng Diyos na atin pong dapat ay sinusundan bilang gabay. Opo. Ito po, according po sa John 8:4, you are of your father the devil. And your will is to do your father's desire. Sa Tagalog po, kayo sa inyong amang Diablo at ang ginagawa ninyo ay ang kanyang nais. He was a murderer from the beginning. Siya ay mamamatay tao sa simula pa and does not stand in truth
because there is no truth in him. Walang anumang katotohanan sa kanya. When he lies, he speaks out of his own character, and he is a liar and the father of all lies. So kapag po tayo ay isang sinungaling, kapag kayo ay nagsisinungaling at kahit ako, kapag po tayo ay nakakapagsinungaling or nagsisinungaling, tayo po ay sa inyong, sa amang Diablo. Bakit po? Kasi po, siya po ang ama ng kasinungalingan. Sa kanya po nang gagaling yan. Siya po ang nagtuturo ng kasinungalingan. Bakit kailangan magsinungaling? So, ayan. Eto po, meron po tayong kunting katanungan. Ang pagsisinungaling ba ay pwede bang maging tama? Pwede bang maging considerable good sa mga bagay-bagay? Depende sa sitwasyon. Pwede ba nating sabihin na hindi naman lahat ng pagsisinungaling ay masama? Yung iba ay nakakabuti rin. Halimbawa, merong nagsinungaling kasi gusto niya kumita ng pera. Gusto niyang mabuhay yung kanyang pamilya. Parang tama, di ba? Merong nagsinungaling kasi gusto niya na hindi masira yung kanyang image. Parang tama, di ba? Halimbawa, nagsinungaling ka para hindi mapasama yung kaibigan mo. Merong ganon. So, meron pong history sa Biblia na meron po tayong mababasa doon. Meron pong isang kwento sa Biblia na merong isang babaeng nagsinungaling upang pagtakpan o iligtas ang dalawang espiya ng Israel para matupad ang plano ng Diyos. Opo. At ito po ay matatagpuan sa Joshua 2. Ito po ay si Rahab at ang mga espiya. So, paiksiin ko na lang po. Ito po yung istorya na ito pong espiyang ito ay lumusob o nag-spy dun sa Jericho, opo, para magmanman doon sa buong kaharian ng Jericho. So, sa madaling salita, nung hinahanap na po itong dalawang espiyang ito, si Rahab po ay nagsinungaling doon sa mga kawal. So, yun po ay malinaw na pagsisinungaling. Pero, mga kapambihira, ito po ay may intention, hindi para sa pangsarili. Ito po ang pagkakaiba sa mga ordinaryong pagsisinungaling na minsan ay nagagawa natin, mga kapambira, or nagagawa ng kapwa natin. Merong mga nagsisinungaling pangsariling interest. Bakit? Para saan? Pansariling interest. Para saan? Para kumita ng pera. Para saan? Para hindi masira yung kanyang image. Puro pangsarili. Pero ito pong pagsisinungaling na giniwa ni Rahab ay kakaiba po ito. Ito po ay para matupad at para matupad po ang plano ng Diyos para sa iba. Opo. Kasi po ito po ay ano ito? Sabi po dito sa scripture na to, sabi niya, batid niya, nalalaman niya na ang lupain nila ay ibibigay doon sa mga Israelita. Kaya pinrotektahan po niya yung mga espiya. So, sa madaling salita po, malaking-malaki po ang pagkakaiba. Malaking-malaki po ang pagkakaiba. In short po, ang pagsisinungaling po ay kasalanan pa rin. Pero, kung ang sitwasyon po ay para sa ikatutupad ng plano ng Diyos, para sa kapakanan ng plano ng Diyos, hindi para sa kapakanan mo lamang or sa kapakanan lang ng iyong pamilya or ng kung sino pa man, ito po ay maituturing pa rin na pagsisinungaling. Isang malaking kasalanan pa rin po ng pagsisinungaling yan. Kasi po, yung iba po, okay lang magsinungaling kasi dito tayo nabubuhay. Yan. So, pag may tinatamaan po dyan, magbago na lang po kayo. Kung nagsisinungaling po kayo para sa kabubuhay lang po ninyo, para sa ikakain lang po ninyo, tigilan nyo na po yan. Pero kung nagsisinungaling kayo, katulad po ng ginawa ni Rahab, para matupad ang plano ng Diyos, pwede po, exempted ito kasi para po ito sa plano ng Diyos.
Pero kung yung ginagawa natin, yung ginagawa ninyo, nagsisinungaling kayo para lang hindi masira yung inyong pangalan, para pagtakpan yung inyong kahihiyan, ay tigilan nyo na po yan. Nagsisinungaling kayo para kumita ng pera, dedepensahan nyo po yung inyong gumagawa kayo ng kwento, meron kayong gustong pagtakpan, nagiging false witness pa kayo, it's a part of pagsisinungaling. So, ibang-iba po ito mga kapambira. So, yung pong tanong natin, nasagot po ba natin, pwede bang ang pagsisinungaling ay mabuti? Ayan. So, ang sagot po dun ay pwede kung yun po ay para sa ikatutupad ng plano ng Diyos. Pero kung pansariling plano mo lamang, tigilan nyo na po yan. Tigilan mo na yan. So, sa mga nakakapanood po nito, lahat naman po tayo ay nafo-fall sa... Lahat po tayo ay nafo-fall at maaaring ma-fall sa ganitong kasalanan. Pero, sabi nga po sa Biblia, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you from all of your iniquities, from all of your unrighteousness. Sa ibang salin, maraming salin po, pero ganun po ang ibig sabihin, if you confess your sin. Pero kung pilit mo pa rin pagtatakpan, eh bahala ka na. Opo, bahala ka na. So yun po mga kapambihira, yun po yung ating lesson ngayon. Yun po yung ating lesson for today. Iniksian ko lang po yung kwento. Kung gusto niyo pong basahin, please read Joshua chapter 2. Opo, ang title po nun is Rahab and the Spies. Makikita niyo po doon yung istorya ng pagsisinungaling ni Rahab para protektahan yung tao ng Diyos. Opo. Yun po yun mga kapambihira. Pero sa atin, sa buhay natin, or meron tayong na-encounter na nagsisinungaling para manira, para kumita ng pera, para mambalahura, ay negative na negative po yan. Hindi po yan pwede maging justifiable sa mata ng tao at lalong-lalo na po sa mata ng Diyos. It cannot be. So please lang, wag nyo na pong i-justify yung inyong kasalanan. Libre lang po ang maghingi ng kapatawaran. So, yun lang po mga kapambira at see you on my next vlog. Maraming salamat po kung nagustuhan nyo po yung ating live ngayon. Kung nagustuhan nyo po yung ating vlog ngayon, yung ating videos, pa-share po mga kapambira. At kung may napulot po kayong aral, pa-share po sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga kamag-anak upang may mabuti po tayong matutunan. Ito po yung aking ginagawa para maging may kabuluhan yung atin pong napapanood. Kasi po, nung mga nakaraan po, ako po ay humihingi po ng kapatawaran sa inyo mga kapambihira na hindi natin pwedeng sabihin na nasayang. Enough na po yun. Nasabi ko na po yung totoo. Nasabi ko na po yung side ko, yung part ko. Ito po ay, gusto ko lang po ay magkaroon ng kabuluhan yung ating channel. Hindi po puro away dito, away dyan. Kayo na po ang humusga sa mga kapanood kung sino po nagsasabi ng totoo. Alam ko naman po na matatalino po kayo. Alam ko po na meron kayong kaisipan. Meron po kayong wastong kaisipan para husgahan ang mga bagay-bagay. Hindi po masamang humusga. Opo. Yung pong paghusga na i-judge mo yung isang bagay, babalansin mo, tama po yun. Pero yung panghusga ka ng kapwa mo, eh mali na. Pero yung i-judge mo ang isang bagay, judge mo ang isang pangyayari, i-analyze mo ang isang pangyayari, ay hindi po yun masama. Ayan. So, ayan mga kapambira, at salamat po sa inyong lahat, sa mga supporters po natin. Thank you so much po sa inyo, sa inyong walang sawang pag-suporta kay Brother Jose, at patuloy po yung ating charity content. At ito po ay regular din po natin gagawin mga kapambira. And then, samahan nyo po ako magpa-farm vlog din po tayo mga kapambihira. At sa mga bago po nakakapanood ngayon, kung gusto niyo po yung ating channel, ay pa-share po and pa-like and subscribe sa ating channel. At huwag niyo pong kalimutan ay hit yung notification bell button and select all para lagi po tayong ma-notify sa mga latest upload natin. At God bless you po mga kapambihira at see you tomorrow. Bye-bye!